I think ito yung pinaka-the best na na-try ko ng color corrector. Kaya pala, nagigets ko na ngayon kung bakit ito yung foundation para sa mga taong ayaw mag-foundation. I think ito yung first time nagagamit ako nito, ng Bong. Nilalagay ko pa lang siya, pero parang blended out na. Nasaan na yung pores ko na wala? Sa history ng pag-review ko ng products, dito ako talagang, wow! Gumawa ko na sarili kong shade. Hello everybody! Welcome back sa ating channel at alam nyo na, excited ako dito kasi finally kompleto na kung fan kayo ng Active Skin Tint at saka ng Active Concealer. Alam ko hinihintay nyo rin to. Ang Active Foundation ng Easy! Finally available na siya! So, i-wear test natin. First impression wear test ang nilaunch ng Easy lately. 58 piece. Wow! Skin of the future. Hello, Easy! Ayan. At ang sabi-sabi daw, no? Itong foundation na to, para sa mga taong ayaw ng foundation. Feeling ko sobrang lightweight nito. Alam niyo yun? Of course, mas maganda naman talaga. Less is more. Diba? An incredibly forgiving foundation that applies beautifully on ever-evolving skin in a weightless and blendable serum mask formula enriched with an optimal dose of nourishing hyaluronic acid. Ultra hydrating and oil-free. So, hopefully, okay siya sa aking oily skin. Yun ang malalaman natin for today's video. Meron siyang 1% na hyaluronic acid and Panax ginseng root extract. Ultra hydrating na siya, tapos meron siyang antioxidant through ginseng extract. At alam niyo ba, 27 shades ang nirelease nila. Wow! Easy! Wow! Ito yung pinakamaraming release na shades ever locally sa foundation. Tama ba? And knowing Easy, at mataas ang expectation ko dito. Alam kong talagang maganda ang formula nito. Happy kasi ako dun sa Active Skin Tint at saka Active Concealer nila. Okay, so let's start. Ayan, ito yung mga shades na meron ako right now. Hindi lang Active Foundation nito, try natin. Lahat ng nilaunch nila for the face, ito na nga, yung skin of the future. Okay, may color correctors, color adjusters, may perfecting powder, may setting powder, at merong balm. Actually, excited ako dun sa balm. First time kong marinig, balm? Makeup. They have 27 shades that caters to 9 skin tone depths and 3 undertone families. So, yung tatlong undertone na yun, yun yung neutral, yellow, and olive. Kung makikita nyo sa box, first one is yung undertone. Pwedeng neutral, pwedeng yellow, pwedeng olive. Yung second letter naman is yung depth. Fair, light, medium, tan, deep. Nakita niyo yung 0.5, guys? Yung 0.5, dyan ako naloka. Ibig sabihin, in between. So, talagang ginawa nila ng paraan para talagang makuha mo yung saktong shade for you. For example, fair light, light medium, tan deep, mga ganon. Yan, gets niyo na yung 0.5. Alright. Ito yung box niya, guys. Ayan, malaki siya, ha? 30 ml. Sa likod, makikita nyo na yung instructions, all about the product, ingredients, nandito rin. Wow, may pump. Okay, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Very luxurious yung feel niya, sa totoo lang, guys. Let's try itong NF1.5. Ibig sabihin, neutral, fair, 1.5. Let's try to pump. Medyo runny. Okay, dito muna tayo. NF1.5. Ayan siya. Next shade is NL2. Tingnan natin kung nagets nyo yung explanation ko kanina. Okay. Neutral. Ibig sabihin yan yung tone. Light, which means yan yung depth. And then, 2. I forgot to mention, kailangan yung i-shake, ha? Ito si NL2. Okay. As you can see, ayan, nag-oxidize na siya. Nakita nyo? Medyo nag-iba siya ng shade compared kanina. Next one, let's try si YF1.5 or Fair Light Warm. Okay, ayan siya. YL2 or Light Warm. Okay. OF1.5 or Fair Light Olive. And then last na shade na I have here is OL2 or Light Olive. Alright. Alam niyo, pansin ko lately, nung nagpalit ako ng skincare this year, parang nagpapalit na yung aking undertones. True lang. Hindi ko alam kung effect ng mga ginagamit ko lately. Parang hindi na ako masyadong warm. Usually warm yung pinipili ko. Pero right now, parang feeling ko nasa more on neutral to olive ako. Ngayon, nababago ba yung skin tone? Ang weird nga eh. Actually, hindi ko rin alam. Parang feeling ko, ito yung shade ko. Let's see, guys, ha. Hintayin nyo mag-oxidize kasi nagpapalit siya ng tone. Oo. Feeling ko, guys, fair light olive ako. Okay, OF1.5 yung pinaka.
no? Tip guys, kung hindi kayo sure kung ano yung undertone nyo, stick with neutral, okay? Mas madaling gawan ng paraan si neutral. Siya yung midpoint eh, okay? Okay, so let's start with color correcting. Active color correctors ng EC. Marami akong kailangan i-color correct. As you can see, marami akong blemishes. Ayan, may redness, may discolorations everywhere. In total, they have 5 variants. Meron akong 3 dito. Light peach, salmon, and green. May directions. Ang laman niya ay 15 ml at ang price niya is 349 pesos. And this is a gel formula. So, very forgiving sa mga nagsisimula pa lang sa color correcting. And ang kagandahan dito, hydrating siya and skin loving kasi may skincare component. So, in the long run, the more na ginagamit mo siya, mas makakatulong siya sa discoloration on your face. Ito yung perfect companion ng Easy's Active Baseline. Sabi meron siyang Portulaca oleracea or purslane extract. Ito daw ay merong glutathione and vitamin A, C, and E. May antioxidant, may anti-aging, and anti-inflammatory properties. Wow! Meron din siyang aloe barbadensis leaf juice. Common ingredient to sa skincare products. Malamang naririnig nyo na yan. For soothing and calming benefits. Lalo na kapag may redness. Ayan, yung green yung hawak ko for redness to. Meron din siyang Centella Asiatica extract to boost hydration. Lalo na kung compromised yung skin nyo. Okay, let's start with the green one. So, ito yung itsura niya, guys. Talagang gel siya. Wow! Let's put sa mga areas na marami tayong discoloration. Meron na ka dito sa gilid ng nose. Ang dali niyang i-ano ha. Feeling ko nakatulong na gel type siya. Kasi thin lang yung kanyang consistency. Now, let's blend it out. I will use itong brush na available din sa EC. Ito, yung small one. 299 pesos lang siya. And let's blend. Pwede rin fingertips lang guys ha. Kung wala kayo ng brush, okay lang. Dito sa gilid ng nose, ang dami kong redness eh. Kaya ito talaga yung pinakamaraming nilagyan ko. And then yung edges, make sure na ma-blend ng mabuti yung edges. Iba-iba tayo ng ways ng pag-a-apply ha. Ito lang yung sanay ako. Color correct muna bago tayo maglagay ng foundation. Meron tayong light peach and salmon. Let's try si salmon. Actually, first time kong makakita ng salmon na shade sa color corrector. Pero, ayun, i-compare natin siya with the light peach. So, eto si light peach and eto si salmon. Salmon. Make sure to shake bago nyo gamitin. And, eto naman si light peach. Ayan. Kung mapapansin nyo, malabnaw siya ha. Hindi siya ganun kalapot. I think I'm gonna use si salmon. Si salmon kasi, yung feeling ko okay para sa aking microblading. Ayan, perfect. At saka manipis lang siya. Hindi heavy at all. At saka mukhang hindi siya mag-flake-flake. Yan ang problema ko sa kilay eh. Pag sa kilay ko nilalagay, pag makapal, yung consistency ng nilagay kong concealer or color corrector, nag-flake siya. So, ibabad muna natin yan dyan for a while. And then, si light peach, ilalagay ko sa mga blemishes ko, okay? Then, hindi ko muna siya agad-agad i-blend. Hayaan ko lang muna siya dyan na mababad ng kaunti. Kung meron kayong foundation na too yellow for you, pwede nyo rin siyang gamitin as adjuster. Hindi lang siya color corrector. So, habang hinihintay natin mag-set ng kaunti yung ating color corrector, let's mix itong foundation na to. Meron akong yellow na foundation. Ito kanina, parang feeling ko sobrang yellow sa akin. So, ayan yung original na itsura niya. It's very yellow, diba? Let's mix with konting salmon. Parang maghahalo tayo ng konting pink undertone sa kanya kasi it's too yellow nga. And then let's mix. Paunti-unti lang muna. Huwag niyong biglain na maraming drops guys ha. Kasi mas madaling magdagdag. Okay. Alam nyo, for sure magagamit ko to. Kasi nga sabi ko sa inyo, parang yung mga yellow undertone na foundation ko dito, parang hirap na akong gamitin. Ito yung kanina, di ba, yellow siya. Ito na yung bago. Can you see the difference? Oh, di ba? This one is too yellow. Ito yung inayos natin with a salmon color corrector. Ang galing guys, ano? Again ha, ito yung hindi pa natin naaayos. Ito yung original na itsura niya. And then ito yung ginamitan ko ng salmon na color corrector and umayos yung itsura niya. Nagdagdag talaga ng pink undertone. Alright, so let's blend out. Pwede na to. Ayan. I highly recommend na ganito yung gawin nyo guys. Huwag nyo kagad i-blend. Hayaan nyo muna siyang mag-set kasi mas makukuha nyo talaga yung color correcting capabilities niya. Actually, kahit siya nga lang, oh, tingnan nyo, oh, galing. Si light peach, konting-konti lang. Kasi hindi naman ganun ka-dark yung aking under eye circles. I think ito yung pinaka-the best na na-try ko ng color corrector kasi very easy to work with. And ayoko talaga, guys, nung mabigat sa skin. Kasi nga, maglalagay pa ako ng foundation.
And kung kailangan ko naman na added ng coverage, wala namang problema, kaya nga tayo may concealer, diba? Pero ito nakikita ko, parang feeling ko magiging okay na with a foundation lang. Sige, try natin ha. And alam nyo ba, na pwede nyo na rin haluin sa foundation nyo itong color corrector na to. Dahil nga yung formula nyo talaga hindi nakaka-istorbo sa quality ng foundation or sa performance ng foundation. So, kunwari, dito sa part na to, sobrang red ng aking skin. Let's do that. So, kunin na natin yung foundation. And then, I will add konti nitong green. Yun yung i-apply natin dito sa ating cheeks, okay? So, ayan. Isang dot lang, okay? Dito ko siya ilalagay ha, para makita natin yung difference dun sa kabila na hindi natin lalagyan ng color corrector. Okay, let's apply. And then let's get the brush. Thin lang yung consistency ng foundation, guys. Sobrang daling gamitin. Kaya pala, nagigets ko na ngayon kung bakit ito yung foundation para sa mga taong ayaw mag-foundation. Para ka nag-a-apply ng skin tint. Ang daling i-blend. Wala akong masabi. I like this sa corners ng face ko, pero I'll use a bigger brush para mas madaling i-buff out. Ang lamig niya sa skin. Enjoy ko siya i-apply sa true lang. So, inilagay ko na yung may green na color corrector dun sa foundation on this side. Naglagay na tayo ng foundation sa kabila. Ito this time, walang green na color corrector. Wow, natakpan kagad yung aking dark spot. Amazing. At saka, nakikita ko pa yung dewiness sa skin. Alam niyo yung, wow, yun ang hinahanap ko. Yun ang gusto ko. Ayoko na naman masyadong matte eh. Mas masasuggest ko yung brush dito kaysa sa sponge. Kasi thin lang yung consistency nito. And para ma-maximize yung. Kasi sayang eh. Sisip-sipin lang siya ng sponge. And ayan na. On my skin, guys! Para lang ako nag-apply ng skin tint. Pero, tingnan nyo naman, nag-even out yung aking skin tone. I love! Ang ganda! Wow! Honestly, sobrang impressed ako. And ganito yung finish na gusto ko. Alam nyo yung may glow pa siya sa skin. Diba? Tingnan nyo kung gano'ng ka-seamless yung application. I think olive na ako talaga. Wala akong problema sa shade. Wow, ang galing. Alam niyo yung parang skin niyo pa rin. Ganon yung feeling. Skin ko pa rin to. And wala akong nafe-feel na malagkit or mabigat or parang sticky sa kanya. Wala. Whatsoever, wala. Kahit pag hinawakan ko siya, parang self-setting siya. Alam niyo yun? Kahit hindi ka na maglagay ng powder, sa true lang. Ultimo yung texture ng skin ko. Diba, hindi niya na-emphasize. Ang ganda. Para siyang serum infused. Parang ganun yung dating sa akin. But, buildable yung coverage na. Nagdagdag ako ng additional coverage dun sa mga areas na kailangan kong takpan. Like dito sa baba. May mga pimple marks ako. And dito sa noo. As you can see. Oh, diba? Easy True Flex Skin Balm. Ito yung kanilang multi-use complexion pot. Meron akong tatlong shade dito. Ayan yung packaging. It's a pot. 18 grams and it's 599 pesos. Meron na siyang kasamang spatula. Very nice. At ang spatula ay hindi plastic. It's steel. Galing. So, eto si Fawn. Kahit itapon niyo yung box, walang problema kasi yung instruction nandun sa likod, meron. Okay? Eto naman si Bisque. And eto naman si Brulee. I think ito yung first time nagagamit ako nito ng balm. It's a multi-complexion balm. So, yung mga dark shades, ito nakikita ko parang pwede ko itong gamitin as bronzer or bronzer. It's skin-enhancing, spot-concealing, and pwede rin siyang pang-primer. Pero, of course, nag-foundation na tayo. Hindi ko na siya gagamitin as primer. Next time, gamitin ko siyang pang primer and update ko kayo guys. But right now, gagamitin ko siyang pang spot conceal or overall pang skin enhance. Okay, natural finish daw siya and barely there. Sa paghawa ko sa kanya, parang yung mga cream na concealer, yun yung nafe-feel ko sa kanya. Very soft. Velvety actually. And nagtatransform daw siya into powder talaga. Meron siyang ceramides at rose hip oil. So yung ceramides daw, ito naman, it fortifies the skin's protective barrier. Tapos it helps lock in moisture, shield the skin from pollutants, ganyan, and rejuvenates aging skin. Si rose hip oil naman is, it intensely hydrates the skin and softens it. Available in 12 shades. Ang gagamitin ko is si Fawn. So, mag-spot conceal tayo. Let's add here. Wow, sakto for me. And then, dito medyo nakikita ko pa yung aking blemish there. Guys, alam niyo bang ginagawa ko? Pinaghahalo ko na sila, si Brulee at saka si Fawn. Try lang para talagang matago yung ating blemish dyan. And I think effective siya. Oh. Matindi kasi talaga yung dark spot ko dito sa taas, guys. Kagagaling lang ng pimple dyan eh. If you're asking, wala silang amoy. Kahit yung foundation kanina, wala pa akong nilagay na anything on my face. Nakalimutan ko nang banggitin sa inyo kung anong amoy niya kasi wala akong naamoy. Alright, so ayan na yung itsura niya on my skin as spot concealer.
ceiling lang ginawa ko. Now, kunin natin si Brulee and gusto ko talaga siyang gamitin as bronzer. Try muna natin ang fingertips. I'm using my beauty finger. Pag hinawakan nyo siya, guys, mafe-feel nyo na parang malagkit. Pero once na nilagay nyo na sa skin, parang siya nagsaset to powder. Amazing. Parang natural na ganyan talaga yung aking cheeks. Parang meron na talaga siyang contour, ganun. Sige, maglalagay na rin tayo sa nose for our nose contour. Nilalagay ko pa lang siya, pero parang blended out na. Alam mo yun? Napakadali niyang gamitin, dahil wala akong kaproblema. Hindi siya nagmumukhang ashy or what. Very nice. Huwag nyo i-dip yung brush dun mismo sa ano, ha? Kaya siya may spatula para hindi, para malinis pa rin, okay? Kasi yun ang concern natin, eh, no? Parang medyo unhygienic pag bomb. So, kaya nga may spatula. And then, saka mo nalang ilagay dito at the back of your hand. And then, saka mo, ngayon siya, gamitin to blend and apply. Tingnan nyo, oh, ang dali i-blend, oh. Easy, this is very easy. Thank you so much. Easy Weightless Loose Powder. So, nandito na sila. Nagbabalik na sa mga easy girls dyan na hinahanap ito. I've tried this already and I loved it. Maganda siyang pang-bake. Especially kung that's your thing. So, I have here yung Radiant Finish, which is this one. So, very travel-friendly siya. As you can see, merong mesh para hindi makalat. Tapos, merong lalagyan ng puff dito above. O, ba? Diba? So, kahit pa paano, kahit bumabiyahe ka, hindi mapupunta yung pulbo at sabog-sabog sa loob. Ba? Diba? Ang galing. Radiant Finish ang marirecommend ko if you want yung may added glow. Swatch ko sa inyo, guys, para makita nyo, ha? So, eto yung Radiant Finish. Makikita nyo yan actually dito sa packaging, eh. As you can see, may mga ano, oh, may mga kinang-kinang. Nakikita niyo yung tiny particles na nagre-reflect ng light. Nagba-bounce off siya. Ito naman si Translucent. I-compare natin side by side. Ito si Radiant. Ito si Translucent. Si Radiant, nakikita yung parang may sheen sa kanya. Ano? So, usually, pag nagbe-bake naman talaga ako, Translucent yung ginagamit ko. So, I will apply this dito sa under eye area muna. Nag-blur kagad. Ay, wow. Tingnan nyo. Namiss ko na kasi yung ganito ko kasi nahihintay hingi siya, oo. Ngayon, nare-refresh sa isip ko na, oo nga pala, wow, ang ganda pala nitong setting powder na to. Oh my gosh. Tingnan nyo, nawala yung shine, ba? Diba? And hindi siya yung tipo ng powder na makalat. Alam nyo yung pag nilalagay, tas talaga nag-a-adhere siya sa skin. Pero gusto kong mapakita sa inyo kung gaano kaganda. Parang fine-filter niya, oh. Nasaan na yung pores ko? Nawala. Wala akong masabi. Wow. And normally, pag nagre-review ako, nakikita niyo naman yung reaction. Parang okay lang. Okay lang. Pero ito, textured yung skin ko, ah. Pero, what? Nasaan na? Meron siyang cornstarch. And alam niyo naman, yung cornstarch, it absorbs excess oil. Tapos, hindi siya mukhang cakey. Tapos, powder silky. Ang sarap niyang hawakan. So, true lang. Meron siyang vitamin E. And alam naman natin, ang vitamin E is a powerful antioxidant. Pinoprotect niya yung skin from damaging effects ng environment natin and ng pollution. Ang laman nito is 9 grams and 499 pesos. Dalawa lang yun nandito sa akin, pero meron din silang mattifying and illuminating. Yung mattifying, of course, pang mattify. Pero actually, kahit yung translucent, carry na sa akin, eh. Pero kung gusto niyo na extra mattifying yung masasuggest ko. I've tried this already before. Illuminating areas naman, if you need lift. For example, gusto nyo ilagay dito to lift the nose bridge and the nose, walang problema. Si Radiant Finish, ilagay na natin siya. Pero gusto ko sa dito lang banda sa my cheeks para mapakita ko rin sa inyo kung ano itsura niya. Nakikita nyo na yung glow. Nakita nyo, para siyang highlighter. And ito yung kabila na wala. Nakikita nyo? So, ito yung True Flex Perfecting Powder. I have yung fair or light na shade. And ito yung nakita ko, yung parang iba yung nasa gitna niya, eh. Ayan, nipis lang. Pang touch up ko talaga to. Next Level Blur. Wow! Next Level Blur. Kung na-blur na kanina nung Weightless Loose Powder yung pores ko, what more pa to? Next Level Blur daw to. Okay. Nakita niyo yan? Meron siya sa gitna. Nandyan yung magic. Tatlong shade yung available dito, pero right now, ang gagamitin ko is Fair Light. Ayan. Okay? I will get a fluffy brush. Ayan. Travel brushes. And then, isa-swipe ko siya around like so. So, let's apply here. Actually, pwede na siyang pang-set kung hindi niyo prefer yung loose powder. Pwedeng ito. Grabe, ang flawless na ng skin ko. Oh my gosh! Gusto niyo ba ng comparison? So, ito na yung aking skin right now na parang, alam niyo yun, parang skin ko pa lang din. Parang hindi ako naglagay ng kahit ano. Parang pwede kong sabihin na skin ko lang to, sis. Sa history ng pag-review ko ng products, dito ako talagang, wow! This is 8 grams at ang price niya is 499 pesos. Ang tawag
nila dito sa gitna is yung velvety core. Actually, pag hinawakan mo siya, iba talaga compared dito. I think ito yung magmamattify, pero ito yung mag-hydrate. Parang ganon. Ito na rin guys, sinilagay ko sa aking neck. TrueFlex Color Adjuster. Meron tayong anim dito. So, ito yung pang-adjust ng foundation nyo. And actually, hindi lang foundation. Alam nyo ba, pwede rin sa cream blush, pwede sa cream eyeshadow, pwede rin sa lip mousse. Actually, try natin yung lahat, no? It's a mixing pigment, okay? Actually, I highly recommend this. Very cost-effective. So, mas matipid kapag ganito na lang yung gagawin nyo. Kasi pwede kayong gumawa ng different shades from one product lang. Alam nyo ba? Tapos, pwede nyo pang gamitin. Kunwari, nag-tan kayo, nag-beach kayo, ganyan. Hindi mo na kailangan bumili ng panibagong foundation. I-adjust mo na lang yung iisang foundation mo. Meron tayong white, kung gusto mo na mas lighter ang inyong foundation. Ito yung deep, ito yung dark. So, yung dark mas intense. Si deep yung if you want deeper lang na tone. Alam niyo, nakikita ko to. Itong deep at saka itong dark, pwede kong gamitin na pang contour din yan, eh, no? Meron tayong pink. At this one naman para sa, kunwari yung foundation nyo masyadong yellow. Actually, yan na yung case for me. Pwedeng ito yung pang-adjust nyo. So, ito yung itsura niya. Ayan. Pwede siyang blush. Why not? Tingnan nyo, pak! Ganda. You know what? Gamitin na natin siya as blush. Kasi excited ako. Parang ang dali-dali niya i-blend it. Let's use this as blush, ha? Nag-powder na ako, ha? Kahit na nag-powder na tayo, guys, ang ganda pa rin. Very seamless pa rin yung itsura niya, oh. Wow. Ang daling i-blend. And hindi siya patchy. Tingnan, no? Oh my gosh, I love it. Kahit as is, ang ganda niya talaga, oh. At saka kagandahan, thin lang siya. Hindi siya makapal, guys. Again, beginner-friendly. Oh, diba? Nag-add na siya ng color sa ating cheeks. Very nice. Pakita ko na rin guys yung difference ng deep and dark, okay? Si dark yung dark talaga, okay? Ayan si dark. Ayan. 15ml guys, 349 pesos lang siya. Ang mura, no? Ito naman si deep. Ayan. Pwede siyang gamitin as gel type na bronzer or contour. And ito naman si white. So binibigyan ko kayo ng options ha. Pwede siyang gamitin as is. Pwede rin pang adjust talaga ng color ng foundation nyo or anything. Anything actually. Yan ang magic ng TrueFlex Adjuster. Yung white, actually, pwede nyo rin siyang gamitin na pang highlighter. Pero hindi highlighter na may shimmer, ha? Kuha tayo ng konting-konti. Maglalagay ako dito and then sa nose ng aking bridge. Wow! Nakita nyo kagad na lift kagad yung aking nose? Amazing, di ba? So, ayan. Pang-highlight ng nose bridge and itong pinaka-pointed part ng nose. Anything na cream or liquid na pwede nyo timpla, the possibilities are endless. Okay, ito si blue. Pag masyadong yellow ang inyong foundation or anything nga, ito yung pang-neutralize. Hindi siya thick, guys. Doon ako natutuwa sa kanya kasi gel, yung gel type formula siya. Kaya sobrang dali, lalo na sa mga hindi naman makeup artist like me, as in pang personal use. Ito naman si yellow, okay? Kunwari masyadong pink naman ang inyong foundation, dagdag nyo tong yellow, good as new. Para kang bumili ng bagong foundation, ba? Diba? Alam nyo, gusto ko talaga tong i-mix eh. Let's try this. Okay, mag-experiment tayo, no? Gusto ko talagang tingnan kung anong mangyayari kapag minix natin tong mga to. Equal amounts, okay. And then yung pink. Okay, let's see. Anong mangyayari? Para kung gumawa ng foundation, ang galing! So, ito na siya. Yung bago nating shade ng foundation. Ayan. Wow! Kung gusto mo ng blush, siguro more pink. Okay, meron ako ditong cream blush. Let's try na experiment ulit. Ibang shade naman. Palitan natin, ha? This one is medyo ma-dark siya. So, maglagay tayo ng konting white. Tingnan natin kung anong mangyayari. Grabe, nag-experiment na si ate mo, girl. O, diba? Ay, wow! Oh! Ayan, ganda. May bago na akong shade. I call this my tipid era. Wow, guys! At saka hindi niya naapektuhan yung quality. Alam niyo yun? Tingnan niyo. Actually, mas gumanda nga siya eh. Pak! Ang ganda ng blush ko. Uy, shucks! Gusto ko to. Ito ilalagay ko sa cheeks ko. Ang ganda niya talaga. Oh, gumawa ko na sarili kong shade ng blush for today using the TrueFlex Adjuster. I call you Flex kasi marunong na akong gumawa ng sarili kong shade ng blush. Ang ganda! Okay, try naman natin. Meron naman ako ditong masyado naman siyang light. As you can see, ayan, oh, ang light, diba? So, let's use si deep to deepen the shade ng konti. And then, let's
mix. Okay, let's see kung ano nangyari. Ay, wow. Mas okay na siya kaysa kanina. Kanina kasi, di ba, ang tingkad? So, ayan na siya. Oh, see? Tapos, meron akong dark na foundation dito. Let's fix that. Kuha tayo ng white. Isang drop. Ayan. O, di ba, nag-lighten. Ang dali niyang i-mix. Ito naman, guys, very orange sa akin itong foundation na to. Ayan. As you can see, ito siya before. Fix natin siya with the blue para mabawasan yung pagka-orange. Ayan, nakikita ko na. Ayan. Promising na siya. Okay, ito na siya, guys. See? Diba nakita niyo yung difference? Meron tayong tatlong kulay to change the color depth. Ito yung white, deep, and dark. Meron din tayong tatlong colors dito for changing the color tone. Ito naman yung blue, pink, and yellow. Yung pang-change ng undertone, alright? Okay, guys, we're ready to start today. Aalis tayo. It's now 1:07 p.m. So, here's our face for today. I like it. Hindi halatang foundation day. And yung balm, ha? Yun na medyo kinakabahan ako dun sa balm. Sabi ko, hala, hindi kaya mamaya, hindi pa ako tapos mag-makeup, mukha na akong malagkit. In fairness, mukha siyang powder lang nung nag-set na. So, ayan, I'm happy sa ating itsura for today. I-wear test na lang natin to. Babalik ako mamaya for update. Oh, tingnan natin pala siya sa natural lighting. Ito siya on natural lighting, guys. Ang fresh lang. Parang lang talaga ako naka-skin tint. Parang hindi ko na-feel na naka-foundation ako. Alam niyo yun? Galing kami sa labas. Galing kami sa SM. SM lang naman, guys. Pero tingnan niyo, halos wala pang pagbaba. Hindi ako kailangan mag-blot. Guys, 9:30 na. 9:30 p.m. Wala pang blot whatsoever. I mean, totoo ba to? Ang napansin ko lang, guys, ayan yung pimple ko, galit na galit. Hindi na nakayanan. Buti nga, nasa ilalim siya. At least, hindi masyadong halata, ano? Nawala na siya. Siguro kasi nagagalaw ko. Pero, sa ibang parts ng face, tingnan nyo naman. Wala pa rin blood. Grabe naman. Okay, guys. Sorry, nagpalit na ako ng pantulog, ha? Actually, nakalimutan ko na nga. Ay, may nire-review nga pala ako. Tingnan nyo, nag-crease na nga lang yung nasa eyelids ko. Ang tagal din namin sa mall. Siguro mga 4-5 oras. Pero, ayun nga, hindi ako nag-blot kasi wala akong dalang blotting paper. Nakalimutan ko. Tapos hanggang ngayon, na-busy lang ako. Kakatapos ko lang mag-upload and you know, ayan na siya. Pero, papakita ko sa inyo kung gaano karaming oil. Alam niyo, komportable niya sa skin, ha? Iko-compare ko siya with the active skin tint. Yung active skin tint, hindi naman ako nag-expect ng longevity doon. It's now 11:33. Tingnan niyo, walang blot whatsoever sa skin tint. Nagbablot talaga ako doon eh, yung sa active skin tint. So, eto yung dami ng oil. Ayan, nag-oil up naman yung face ko. Oo. Hindi pa siya ganun ka-oily yung lagay na yan. To think na ngayon pa lang ako magbablot buong araw. Nakakaloka! Pero guys, hindi ako pinagpawisan ngayon. Malamig kasi yung panahon ni kaya. Ayan na yung oil na nakuha sa aking face. Pero after blotting, good as new. Di ba? Parang ayoko pang tanggalin yung makeup ko. So, totoo lang. Parang gusto kong may puntahan pa. Okay, so let's start with the foundation. Wala akong masabi sa kanya. Yun lang, tingnan nyo. Ang dami ng fingerprints. Kahit sa bottle. Pero madali naman ito linisin. So, ayun. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makahanap ng shade dito, ha? 27 shades. Tapos may in-between pa. Kaya may 0.5, ganyan. Para talagang hindi tayo mahirapan hanapin yung shade natin. Ano? Performance, wala rin akong masabi. Ang ganda nitong foundation na to. Kung nagustuhan niyo yung active skin tint, I'm speaking in behalf sa mga taong oily, okay? Mas magugustuhan niyo tong foundation. Pagdating sa base, mas gusto ko lately is yung skin tint, you know, yung madali lang i-apply. And syempre, napaka importante sa akin yung may skincare component yung gagamitin ng makeup. Isa rin yun. Kaya mas leaning towards ako lagi sa skin tint. Yun ang madalas na ginagamit ko. And now na merong foundation ng EC, natuwa ako. And actually, tama nga naman yung claim nila. Ito yung foundation para sa mga ayaw mag-foundation. Foundation na parang hindi ka nag-foundation. Parang skin mo pa rin. Parang ganun. So, isa-isahin natin to. Ay guys, I highly recommend yung kanilang True Flex Adjuster. Lahat to, magagamit ko. Oh my gosh. Alam nyo, nung ginagamit ko siya kanina, nung nagtitimpla-timpla ako, ang dami ko nang naisip na, oh, yung ano ko, ganito ko, pwede kong timplahin. Kasi nga parang, ay, ito meron akong dark na foundation. Ay, finally, magagamit ko na siya. Alam mo yun? Tapos, pwede mo rin siyang gamitin blush. Actually, ang
tagal niya, oh. Ayan pa rin siya sa aking cheeks. Talaga, ang dami kong pwedeng gawin dito. Kahit na lip mousse, pwede nating gawa ng paraan. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong shade. Using this, grabe. Tapos ang mura pati niya, I specifically love yung formula nito kasi nga it's gel type. So madali siyang itimpla, hindi siya makapal. At pinaka-importante ay hindi niya naiistorbo yung coverage or yung pinaka-performance ng product na minix natin sa kanya. And also yung color corrector. Ito yung mga color corrector na lahat to magagamit ko. Walang tapon. Kahit sa kilay ko, alam niyo na lagi ako nagko-color correct ng kilay ko lately. I like it, wala akong masabi. Sa powder naman, ito sobrang compact niya. Tingnan niyo, oh, ang nipis-nipis lang. Pwedeng ilagay actually sa bulsa. Kahit nga nakapantalon ka, pwede mong ilagay sa bulsa mo to. Ang galing! Tsaka talagang nakakadagdag siya ng parang filter effect. You know what? Let's reapply. Tingnan niyo, oh. Ayan na naman tayo, oh. Filtered. Pack. Yung weightless loose powder nila, na-try ko na to before and it's the same quality. Maganda siyang pang-bake. And ito yung type ng powder. Siguro dahil sa cornstarch. Yung nag-a-adhere siya sa skin talaga. Hindi siya sabog. Pag in-apply mo, actually kahit hindi ka na magdahan-dahan eh. Kasi talaga nag-a-adhere siya sa skin. Hindi siya yung pag in-apply mo, mas marami pa yung napunta sa damit mo. I love this. True Flex Skin Balm. Next time, tatry ko naman siya pang primer. Kasi na actually nagulat ako. Parang feeling ko maglalapot ako dito. Pero guess what? Hindi. Parang nag-turn siya into powder. And to think na naglagay ako ng balm sa face, tapos hindi ako nag-blot buong araw. Dapat hulas-hulas na talaga ako, pero hey. So, ayun lang guys, wala akong ibang masabi dito sa mga to, kundi I like it. Talagang pinag-isipan ng gusto. Congratulations, Easy. Maraming salamat. Ang pinaka-favorite ko sa kanila, ang hirap, sa totoo lang, kasi lahat talaga magagamit ko. Maliban sa foundation, siguro yung balm. Kasi first time ko talagang makatry ng ganito. Hindi siya oily sa skin. And siguro yung adjuster na rin, kasi ang dami kong magagawang ibang shade. I love it. Na-excite ako. Mag-mix. Parang ito na naman tayo, halos lahat na. So anyway, I'm excited for you to try this. Nako, sinakto ko talaga to, 11.11. So make sure to check out kasi ang dami nilang discounted price ngayon nakita. Sinilip ko talaga. So ayan, punta na kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, anywhere you want. Ay, lalagay ko yung link sa description box na itong mga products na to. Ayun, again, thank you so much, Easy, for sending these products. Pero alam nyo na yan, as usual, honest to goodness opinion kung ano yung nangyari. Makikita nyo naman sa face ko eh. Kung ano ang performance niya sa skin ko. If nagustuhan nyo kung ano yung itsura niya on my skin, on my face, go ahead, check it out. So, yun lang. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong ating review and first impression. Alam ko medyo mahaba siya, pero sana marami kayong natutunan. Kasi talaga, ito yung isa sa mga videos ko lately na pinaghirapan ko talaga ng husto ito, guys. Kasi gusto ko talaga lahat ng information ay mabigay ko sa inyo. Oo, kasi mahaba yung PR, yung ano nila, maraming pages. Kasi pinag-aralan ko talaga ng husto to. Sana proud kayo sa akin kasi ang dami talaga. Ayan, oo, kailangan masabi ko sa inyo lahat para mabigyan natin ng hustisya, oo. Kasi sayang naman yung effort ng brand kasi grabe, wow. Alam mong pinag-isipan tong mga to. And feeling ko, yung mga tao behind Easy ay mga makeup artists na gusto nilang mapadali yung buhay natin. Kaya thank you so much. Maraming salamat po. Okay, so yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong review na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung meron kayong request, feel free to comment down below. And I will see you again on my next one. Bye guys! Thank you so much!